Hello guys! Ang aking kwento ay tungkol kung paano nagsimula ang kwento ko. Eto muna. Ang una kong pagpasok sa YouTube is since 2018 pa. 2018 pa may YouTube na ako. Nung nag-work ako sa Samoa, nag-umpisa ang YouTube ko. Then hindi ko siya ina-update, hindi siya updated. Pag may gusto lang akong i-upload, nag-a-upload ako doon ng mga nangyayari sa akin doon. And then nung umuwi na ako ng Pinas, bali hindi ko na siya napagpatuloy. Tapos nag-Saudi ako, yon may nakilala akong mga friends na may mga YT. Isa na dun si Yami Chabi. Yun ang totoo. Si Yami Chabi ang nag-ano sa akin, uy, punta ka dito, dito sa ano, mag-YT ka, ano, maglaro ka dito, dito. Saan ba? Sabi ko. Laro ka sa ano, sa doon sa Kumpab, doon kay Sir Sandiro, sabi niya. So, sige, try ko, sabi ko. Then, yun na nga, di pumasok ako sa Kumpab, doon, ano, pagpasok ko sa Kumpab, last, 2021, hindi ko lang alam kung anong month ako pumasok ng Kumpab. Tapos andun, naabutan ko sila Sir Kiko, Sir ATMC, lahat sila nandun, si Josa Bujoy, si Sir Sandiro, tapos nandun pa nga si ano, si Gambi, yan, yung mga kabiruan doon. Tapos yun, nag-game doon. Talagang ano, first pasok ko sa Kumpab, hindi talaga ako swertihin. Nako, siguro mga mabibilang ko sa daliri na nanalo ako. Pero siya, lagi akong pumapasok sa Kumpab from the start na nag-Kumpab ako. Tapos yun. Tapos, nung unong time na yun, wala akong plano na yung ipagpatuloy yung YouTube, yung vlog niyan, wala. Kasi yung YouTube ko, 3 years na ba, nung ano, 3 years na, 4 years na nga ngayon eh. Tapos, nung ano, ang subscriber ko noon is 30 pa lang, nung pumasok ko sa Kumpab. Tapos naririnig ko sa kanila, na-inspire ako sa mga Kumpabbers, kina Sir Sandiro, sinasabi nila na ganito, ganyan. Pag pumasok kayo sa YouTube, try nyo na ano, yan, mga subscriber nyo. Ayun, madami na ako naging subscriber simula noon. Nag-umpisa nang dumami yung nag-subscribe sa akin. Tapos sinabi ni Sir Sandiro, dagdagan nyo, mag-upload ng video, malay nyo, mag-trending, ganyan-ganyan. So, naisip ko, sabi ko, try ko nga, sabi ko, kasi meron naman ng ano, mga video na nauna sa ano ko, di yun, tapos yun, ano, masaya ang Kumpab, masaya, kahit na minsan, mainit ang ulo ni Sir Sandiro, alam nyo na, pinapainit ng mga Kumpabbers, tapos ano, stricto pero guwapo, stricto pero mabait, yan si Sir Sandiro. Tapos yun, dun ko nalaman na si Josa pala is may kababayan, kabatang. So yun, then ano, di habang lumalaki yung aking bahay sa Kumpab, yun, marami akong nakilala ng mga whitey friends, dumami ng dumami ang mga nakilala ko si Mami M, si Ma'am Veronica, si Ate Lisette, ang mga batikan sa whitey, ang mga
yun na yun, basta na on the highest level na sila, silang nakilala ko. Tapos yun, yung ano, sabi ko, tapos sabi ko noon, na hanggang sa dumating yung time na sinabi ni Diyosa na uuwi siya ng Pinas, Dodi, sabi ko, oy, malapit lang tayo, Kalatagan, Balayan, yung magkatabi lang, gusto kong makameet up, ayun, tapos nung umuwi na siya, tapos naging friend ko na din siya sa Facebook, si Sir Sandiro, si Sir Kiko, yan. Tapos sabi ko kay Diyosa, alam nyo na ang pobre. Sabi ko, gusto ko itong makita. Ang problema ko, nung time na yun, magpapasko, wala talaga. That time, walang commute. Yung sasakyan dito is, magre-rent pa papunta sa Balayan, dun sa place ni Diyosa. So, sabi ko, wala akong pamasahe. Nagulat ako. At that time, talagang hinanap ako ni Diyosa. Talaga sabi niya, wala kang pamasahe. Ako ang pupunta sa iyo, sa bahay mo. O, diba? Diba yun ang kompab? Tapos, hinanap niya talaga. Pinuntahan niya ako dito mismo sa bahay ko. And, nag-share siya ng blessing sa akin. Wala kaming pang Noche Buena, pero dinalhan ako ng papasko ni Santa, ni Diyosa. Yun, ang dami niyang bit-bit. May isang bigas, joke. May bigas, mga pang Noche Buena. Init. Tapos yun, tapos nag-picture-picture, may mga friends siyang kasama. Nakakahiya kasi yung place ko, malayo sa kalsada. Tapos that time, maputik. O, diba, pinaglakad ko ang Diyosa sa Putikan. Tapos yun, natapos yun. Tapos, tinuro sa kanila ako natuto kung paano mag-upload, kung paano mag-edit, kung paano mag-live, yun. Dun, kumbaga, hinding-hindi ko talaga makakalimutan ng kompab dahil dyan ako nag-umpisa, dyan ako na-inspire, dyan ako natuto, dyan ako nakakilala ng maraming kaibigan. Hindi man ako pinapalad palagi sa mga games, pero hindi yun mahalaga sa akin kasi marami akong nakilala, marami akong naging kaibigan, at naging isang bahagi ako ng kompab family. Yun ang pinaka-achievement sa pagiging kompabers. Tapos, yun na, sila na yung, parang sila na yung guidance para sa akin. Sa yung mga sina Mami Ems, Ma'am Veronica, sa kanila sa nakilala ko sa kompab, yun. Overwhelming na maging isang kompabers ka kasi doon makikilala ang mga malalaking tao sa YT. Malalaking tao. Take note. Diba? Sir Sandiro, Diyosa, Sir Kiko. Malaki ang pinagbago ng buhay ko sa pagiging, sa pag-YT ko at sa pagiging kompabers ko. Member ng kompab family. Kaya, siguro, kahit na anong mangyari, kahit na siguro, wala pa rin. Kompab pa rin ako nag-umpisa. Masasabi kong, kung hindi sa kompab din, siguro wala ako sa YT, hindi ako marunong mag-YouTube na yan. Kasi talagang, yun. Tapos, syempre, happiness, guidance, mga kaibigan, lahat natutunan ko sa kompab, lahat. Kaya I'm blessed na maging isang kompabers. Yan ang aking buhay, kompab. Thank you sa pagiging kompab. Happy anniversary, kompabers. Kompab family, happy anniversary sa kompab. Thank you very much sa lahat ng tulong nyo. Thank you dahil naging YouTuber ako, vlogger ako, player ako,
Yun, yun. Happy anniversary! Oh, Sukompab family! God bless you all! Yan ang aking Kompab story. Bye-bye! Don't forget to like and subscribe and watch this video. Thank you! Bye-bye!